Di ba meron tayong mga kortina sa bahay? Na mga ring curtain? Di ba may hilig tayong mag-kortina ng ring curtain? Pero, di ba nabubukbuk to? Nasisira. Ito bago kasi to eh. Katagalan kasi nasisira yan. Katulad nito. Ito yung luma. So ngayon, kung may makina kayo sa bahay, madali lang ito ikabit. Ayun, nasira. So tatanggalin nyo ito. Ay, ganyan. Yan. Ganyan. Tatanggalin niya. Kaya meron niyang ganito eh. Bubuksan niya yan. Yan, itanggal na. Kasi ito nabubukbuk. Tatanggalin na lang yan. Ganon. Ganon mangyayari dyan. So, ngayon, tabi ko muna ito. Ito kasing isa, natanggal na. So, natanggal na, no? Pwede na ang kabitan siya ng bago. Bagong ganito. Ito kasing curtain na pinapagawa niya, pinaparepair niya is waluhan. So yung waluhan ang binili ko. Ngayon, ang una niyong gagawin, pagkatanggal niyo ng mga nabubukbuk na yun, dilinis na. Ito naman na ikakabit niyo. Ayan. Dito sa likod. Paganan. Okay. So, eto, ang gagawin nyo dyan, itatahin nyo lang siya mula dito, pag ganun. Yan, tapat-tapat naman yan ng butas. Okay? Tapat-tapat naman po yan. Ganyan lang. Kita ba? So, ganyan. Yan muna ang una nyo ikakapit. Madali lang po kasi may dati na siyang butas. Tapos, etong nabili kong to, ito binibili per panel to. Halimbawa, may waluhan na per panel. Ibig sabihin, walong butas yun. Isang panel na yon, isang kortina na yon. Meron namang sampuan. Yung sampuan, medyo yung distance niya malapit. Etong waluhan, malala yung distance niya. Saktuhan na yan. So, hindi ka na mahirapan mag-repair. Pwede ikaw na mismo ang gagawa nito. Kasi sakto na ito sa buhay kasi. Ganun lang tatahin na yung paper. Kailangan masakto nyo yan sa butas. Ayan na. Una kong tinahin yung taas, saman itong baba naman.
Pinapahin niya na yan. Saka niyo naman ilalagay ito. Yan. Yung pag may sobra-sobrang ganyan, kupitin nyo na lang. Diba? Yan. Dire-diretso lang. Patong ka na lang ng patong. Kaya, unang gagawin, tatahiin mo muna yung saka mo naman to. Lalagyan ng panlak niya. So, malinis na yan. Tingnan. Diba? Okay na yan. Ganyan lang.